Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan, kumustahan, at magtanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Ako po si Father Douglas. Ako po si Father Earl. Ako po si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Okay, maligayang araw ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At sa Biyernes pong ito ay marami din naman tayong naririto, pero alam naman namin may mga hindi makapupunta dito sa atin sa simbahan, kaya naman po kami nandito sa inyo ngayong hapon. Hindi lang araw ng pong Jesus Nazareno o araw ng pagdedebosyon, kundi araw ng kapistahan ng banal na puso ni Jesus. Kaya binabati natin ang lahat ng nakatutok dyan sa kanilang mga tahanan at maging sa ating mga virtual community. Batiin natin ang mga taga-activated servant of Christ. Ako'y deboto ni Maria Angelus Domini ng Diocese of Pasig, Brother Winston TV, at mga taga-buhay Katoliko Facebook page. Naririyan din ang Catholic Faith, deboto ng Poong Jesus Nazareno ng Diocese of Legazpi, Devotees of the Holy Trinity, Eche Fiat, El Shaddai, Miracles are Forever. At ang Filipino Community of Black Nazarene UK Philippines Chapter, Halina Bayan ng Diyos, magnilay tayo, Ios del Nazareno NPJN, Ios del Nazareno Minor Basilica of the Black Nazarene, UAE Chapter, at ang Inang Maria Page. Isang maulan na Biyernes sa mga taga-Kapampangan Catholics, Katoliko Media PH, Knights of the Altar Philippines, La Virgen Immaculada Concepcion de Cabiao Nueva Ecija, at Let Me Love You Page. Andyan din ang Mater Dei, ang mga Ministry of Altar Servers ng St. Francis Xavier Antipolo at St. Gabriel of Our Lady of Sorrows Marikina, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Davao City Chapter, OMPH Parish Moncada ng Diocese of Tarlac. Ang Our Lady of Fatima Prayer Community ng Davao City, Padiak, Ilocano Dialect, meaning pari ako, PCY, San Bartolome Tugatog, Pintacasa PH, at PPMK, Filipino Proud Maging Katoliko. Kasama pa rin natin ang PYM Quiapo, ang Quiapo DPRM, ang lahat na nakatutok sa Radio Veritas 846, ganon din ang mga taga St. Jerome's Parish, Bagabay, Diocese of Bayombong, at St. Louis Beltran Parish ng Nueva Vizcaya. Sakristan Katoliko ng Diocese of Legazpi, Sakristan Memes, Samahan ng mga Sakristan, San Lucas Evangelista de Tuktukan ng Giginto, Bulacan, at San Roque Chapel ng Balanga, Bataan. San Roque de Taguig Chapel, San Roque de Montpellier Chapel, Macabebe, Pampanga, San Roque Parish, Baluarte, Gapan City, Santo Niño de Buen Suceso, Diocese of Malolos, at ang Seminarians Musings. Nakatutok din ang mga taga Senyor Butchokoy Mandaluyong Chapter, ang Soldiers of Christ ng Quezon City Combined, kasama ang Santa Cruz Mission Parish ng Paumbong, Bulacan, the Catholic Drawing, at the Dumaguete Cathedral. At nariyan din ang The Good Catholics 01 ng Diocese of Caloocan, the Worldly Universal Living Rosary Association ng Bicol at Capiz, at ang Vicariate of San Jose de Troso. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, yung mga nanonood sa atin via Facebook Live sa iba't ibang bahagi ng mundo, isang mapagpalang araw ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At yung kulay nga natin, parang yan, talagang nakikibagay sa selebrasyon. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Balangay Central, sa pamumuno ni Juanito Tan. Yan. Saan? Sa nagbigay ng ating t-shirt. Sponsor natin. Yan. Salamat kanilang, po sa pati. Yan. Uniform ng kanilang grupo ang Balangay Central. Maraming salamat po sa pagbibigay sa atin ng t-shirt na ito. Yan. Okay, at dahil ngayon ay kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, kaya ang tanong natin ay siyempre related sa puso ng Diyos. At ang tanong natin na pagkikwentuhan ay, anong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Oh, maganda to, no? Yung love story. Personal na love story natin sa Diyos. Kaya comment down below po sa lahat ng mga nakatutok at ibahagi nyo
Sana huwag kayong mahihiyang ikwento kung ano at paano pinaramdam ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa inyo at kung paano ka tumugon sa pag-ibig na yon. Huwag lang pong kakalimutan yung pangalan at yung lokasyon po ninyo. Okay, so mga kaganapan po dito sa Quiapo, yung tuloy-tuloy natin na pagtanggap, pagdating ng mga donasyon, at siyempre yung pamamahagi din natin ng mga tulong, ng mga relief goods, soup kitchen, ay patuloy pa rin po itong nangyayari dito po sa Quiapo. Speaking of pagtulong, Father Douglas, noong Wednesday, saan ka nagpunta at nagbigay ng tulong? Ayun, oh. Nagtungo kami sa malayong bayan ng Kabanatuan. Malayo? Malayo. Ah, malayo. Oh. 5 hours. Hindi, dahil nga sa mga traffic ng mga ginagawa mga tulay, kaya mas tumagal kami. 5 hours. No, na para makarating kami doon sa Bagong Buhay Elementary School, Kabanatuan. Pero ganun pa man, sulit pa rin sapagkat meron tayo mga estudyanteng matutulungan sa kanilang pag-aaral. Ganun din ang mga guro na makapagpapasinayan na naman ang kanilang aralin sa pamamagitan ng pamamahagi natin ng printer na mula rin sa pinagsama-samang tulong ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya pwede rin po kayong mag-donate ng printer, coupon ban, at yan po ang ihahatid natin ng mga tulong. Siyempre, yung mga institutions natin na tuloy-tuloy pa rin na pinadadala natin, pinabahagi natin yung mga dumarating dito. Yung binabanggit ni Monsi na mga araw-araw niyong pagpapadala ng mga canned goods, bigas, noodles, lahat ng mga pagkain na yan ay hindi po sa amin napupunta, kundi dinadala rin natin sa iba't ibang mga institusyon na nangangailangan at mga barangay na nagugutom. Kaya maraming salamat po sa inyong mga patuloy na donasyon. Good news, no? Para dun sa kaalaman po, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno mula dito sa Manila ay bumiyahin na, naglakbay. Kaya doon po sa mga nasa US, ang imahe ng Nazareno ay mananatili po from June 10 to 25 sa Disciples of Mary Chapel, South Magnolia Avenue, Anaheim, California. Yeah, ulitin mo, Father. June 10 to 25, Disciples of Mary Chapel, Anaheim, California. Yan, mananatili po ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Dinala yan, Father, noong Friday. Binless ko yun bago dinala sa US. At kailan dumating? Sa araw? Thursday. Thursday dumating. O, kahapon? Kahapon. Ayan. Wow, almost 1 week yung biyahe. Matagal din. Friday umalis. Wednesday umalis. Ah, Wednesday. Over, parang 8 hours lang. 8 hours. Ah, 8 hours, okay. Lang. Naka-ano lang. Kinostoms pala kasi. Okay. Kasi so, bago yan. So, from June 10 to 25. Kasi by 26, dadali na ito sa St. Cherbel Parish doon po sa Las Vegas. At doon po yan mananatili na forever and ever. Kaya po sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na nasa States, lalong-lalo na sa California, magtungo po kayo sa Anaheim, California. Anong chapel ulit? Disciples of Mary. Ayun. Disciples of Mary, Anaheim, California. Bisitahin niyo po yun. Yun po yung replica image from Quiapo Church na dinala natin at ibinigay natin dyan sa US. Yeah, looking forward na makasama na namin kayo sa celebration ng Translation 2022. Yeah. Wow. Mo, hindi lang naman ito yung first time na magdala tayo ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa isang bansa. No? Kasi nagdadala tayo sa iba't ibang lugar, lalong layo mga malayo dito sa Quiapo. Nang sa ganon, mas mapalalim pa natin ang debosyon ng mga deboto sa kanilang mga lugar. Lalong-lalo na yung mga wala dito sa Pilipinas. Yes. Oh, at saka yung hindi makaluwas no, ng Maynila. No, nagkataon lang po ngayon dahil sa pandemya, medyo limitado kami. Buti nga ho ang Poong Nazareno, nandyan eh. Kami hindi kami makalipad. Yes. Hindi man ako nakapunta, at least nandun po si Brother Alex Erasga. Yes. Yung kanyang pamilya, yun po yung tumulong na
makarating yung Nazareno doon. So, maraming salamat po. Dahil lang sa pandemic noong 2020, dapat nadala natin yan sa Singapore. Yes. Tapos nadalin din natin yan sa Rome. Kaso nga lang itong mga kaganapan na hindi inaasahan ay yung pansamantalang naantala muna. Pero itutuloy pa rin natin yan once na pwede nang magbiyahe. Yung sa Singapore naman, nandito lang yung image. Tsumitsyempo lang tayo. Pero sa mga taga-Singapore po, darating po ang Nazareno dyan. Yan. Okay. 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 So going international na ang mga deboto at debosyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin na mas ilapit pa ang Poong Jesus Nazareno sa lahat ng mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. So yun po. Ngayon, sa tanong na anong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Yan naman po ang ating pagkukwentuhan ayon sa inyong mga comment at mga sharing. Uy, siyempre, simulan na natin muna sa ating mga personal na love story sa Diyos. Kayo po ba, mga fathers, ano yung inyong kwento ng pag-ibig ng Diyos? Siyempre, sa akin pa rin, yung kwento ng pag-ibig ay yung pagkapari, no? Na talagang love story din kasi yung vocation eh. No? Yung, totoo yan. Halos ano ka rin, yung parang sa totoong love story ba, na panghihinaan ka rin, medyo magloloko ka rin, tatamarin ka rin, pero yung pag-ibig ng Diyos nananatiling tapat. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos ay eto, isa na sa mga pari na naglilingkod dito po sa Quiapo. Hindi man ako nagiging tapat 100%, pero yung pag-ibig ng Diyos, 100% and one. Diba yan? Totoo yan. Mm-mm. Go, Father Earl! Sa akin naman, no, ganun din yung aking kwento. At sa dami ng mga pagkakataon na maaari nang lumabas, magkaroon ng ibang buhay, no, na sa totoo lang po, no, kung kayo ay nag-iisip, nitignan natin, marami tayong mga maaaring tahakin sa buhay na mabuti. No, at sa aming mga pare, laging nandyan yun eh. No, habang kami palapit ng palapit, no, laging may paanyaya na baka may iba, no? At hindi dahil pinili namin ng buo itong pagpapare, pero higit pa ron ay kinikilala namin na dahil mahal kami ng Diyos at tinatawag kami sa ganitong paraan ng pamumuhay. At umabot na nga po ng ordination, no? Alam po ni na Father Douglas at Father Danichi, matagal po ako bago na ordinahan dahil sa mga pagkakataon, sa mga paghahandang nangyari, no? At dumating ang araw na ito, no? May mga ano rin, no? Mga iyakan, no? Oo, iyakan sa gabi. Oo, siyempre. Alam mo, siyempre, katulad ng ibang love story o katulad ng mga kahit na anong love story, lagi naman talagang mayroong igtingan, no? Walang perfect na lahat, lagi masaya. No, kahit ako, alam mo, yung aking kwento ng pag-ibig ng Diyos sa akin, yun ang sumira sa plano ko, no? Sa plano ko sa buhay, dahil hindi ko naman talaga pinlano na maging pare. At hindi ko rin inasahan o kahit nasa hinagap ng panaginip, hindi ko siya talagang naisip, no? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa tawag ng Diyos, yung inakala kong plano ko at yung gusto ko, sinira niya dahil meron siyang sariling plano at kagustuhan. At dahil, siyempre, sa aking kooperasyon, sa aking pagtugon, ay natupad ang kagustuhan ng Diyos. At nagpapasalamat ako dahil hindi man naging madali ang mangyari lahat ng iyon, naging tapat at nanatili yung Diyos na maging pasensyoso sa akin. Dahil alam ko, para sa sarili ko, mahirap akong mahalin. Pero dahil sa katapatan ng Diyos, natupad ang kanyang plano. At eto, sa awa ng Diyos, maglilimang taon ng pare. Yan. Pick up-in ko yung sinabi mo, no, yung plano. Na para bang, di ba, kung magmamahal ka, dapat bukas ka doon sa mga posibilidad na kailangan may magbago sa plano mo. Di ba, kasi minsan yung mga nagmamahalan, no, yung totoong yung tao, pumapasok sa relasyon, may plano sila, pero darating yung punto na kailangan mag-iba ng direksyon, magbago ng plano, alang-alang dun sa pag-iibigan ninyo. Oo, yeah. Totoo yan. At alam mo naman, Father, na hindi naman lahat lagi kung ano yung plano ng tao siyang natutupad.
No? Minsan nga, kailangan lang din natin makinig dun sa ano ba yung plano at kagustuhan ng Diyos. Dahil pag ito yung natupad at ito yung natuloy, sigurado, perpekto at magiging masaya ka. No? Minsan, mahirap talaga. No? Isipin kung ano yung plano talaga. Hindi masama yung nagpaplano para sa sarili. Pero ang sinasabi ko lang ay yung maging bukas sa plano ng Diyos. Dahil ito yung magdadala sa kaayusan ng buhay. Kung ano man, no? Kung mabago man, kaya mo bang manatili? Yes. Oo. No? At saka yung mga pasikot-sikot, eh. Minsan mahirap yung pagdidesisyon dahil minsan iniisip mo, bakit dapat ganitong edad na ako o ganitong panahon, dapat nandun na ako sa pinapangarap ko. Pero laging may paalala dyan na baka yung para sa'yo higit pa at mas bagay pa. Oo. Sa iniisip mo. Oo, lalo na ngayon, no? Yung iba, minsan yung nadidepress dahil naudlot yung plano o hindi natupad yung gusto. No, aba, minsan pwede naman talagang malungkot, pero minsan isa itong oportunidad para makita natin na meron palang mas magandang parating. Mm. No? Kaya huwag kang malungkot, pwede kang umiyak, pero huwag mong ibuhos lahat ang buhay mo dyan. Kung hindi natuloy at naudlot, sigurado ako, mayroong mas magandang parating. Kaya yun ang mas panabikan mo. Yan. Naalala ko tuloy kasi kanina pronunciation natin yung banal ng pamilya. si Jose, si Maria, kasama nung imahin ng banal na puso. Hindi kasi naalala ko yung kwento ng magulang ni Jesus, di ba? Si Jose, may sariling plano. Si Maria, may plano na rin. Pero may ibang plano ang Diyos, no, na kailangan nilang piliing mahalin yung plano ng Diyos sa buhay nila. And take note, buhay yung kapalit, no? Oh. May mga pagkakataon na nasa panganib ang buhay nilang dalawa kasamang kanilang anak, no? Mm-hmm. Pero patuloy lang, no? Ang pangako ng Diyos, hindi ka naman iiwan, eh. Basta nandun ka sa landas na kung nasaan pinili ko para sa'yo. No, kung ano man ang haharapin mo, huwag kang mag-alala. Naririto ako para sa'yo. Siguro alam mo kung babalikan ko yung kwento nung ni Maria at ni Jose, no, parang simple lang naman yung plano nila, eh. Yung maging ordinaryong mag-asawa. Oo. Diba? Yun lang naman ang gusto nila. Yun naman ang pinaplano ni Jose. Pakasalan si Maria, pero nasira yung plano nila. Oo, medyo natuloy, pero iba yung plano ng Diyos. Tapos, nung nabuntis si Maria dahil sa Espiritu Santo, ang plano naman ni Jose, hiwalayan si Maria. Oh. Diba? Pero kahit yung plano niya, talaga tingnan mo pag Diyos ang kumilos, kung pakikinggan lang natin ang Diyos, yung minsan pinaplano natin, sinisira niya. Kasi alam niya, hindi yun yung makakabuti. Kaya kahit yung plano ni Jose na hiwalayan si Maria, hindi natupad dahil nakinig si Jose. At ngayon, banal silang mag-anak. Mm-hmm. Diba? Yun ang plano ng Diyos, maging banal si Jose at Maria bilang mag-anak. Yung simpleng buhay lang, di ba? Sabi mo nga, simpleng buhay. Pero ngayon, pinararangalan natin si Maria bilang reyna. Di ba? Bilang reyna. Yung simpleng pangarap lang, pero sa Diyos, hindi yan. Ito ka, pinakamataas. Di ba, no? Si Jose din, di ba? Ngayon, maraming parangal para kay Jose. Na karpintero lang ang pangarap niya sa buhay. Pero ngayon, diba? Tatay siya ng isang santo. Pero tingnan mo, no, hindi naman lahat yon ay naging madali. Mm. Hindi lahat naging masaya. No? Ang sarap lang ikwento kasi alam na natin yung ending. At saka tapos na, eh. Yes. Ang naging ending, naging masaya. Happy ending. Kaya nga sa Diyos, no, yung pinagdadaanan mo ngayon, kung hindi pa masaya, ibig sabihin, hindi pa yan yung ending. Hindi kasi pa, ang hindi. Plano ng Diyos sa'yo ay happy ending. Yes. So, at saka yung plano, no? Hindi porke sinabi natin may plano yung Diyos, eh, para tayong naghihintay na lang na pumatak siya galing sa langit. Ang plano ng Diyos, pinagsisikapan, natrabaho, ayan. At saka, yung may pagbabago man, pinagdarasalan din natin yung mga pagpapasya. Yan. Okay. So, kayo naman. Po, pakinggan natin yung mga sharing, mga comment sa comment section ng ating mga nanonood sa ating Facebook Live. Okay, simulan natin kay Vanji Panganiban. Hello po, Father Danichi, Father Earl, Father Badong. Ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay ay yung
Sa bawat problemang dumarating, gumagamit po siya ng mga taong makakatulong sa akin. Sa bawat panalangin ko, binibigyan niya po ako ng kasagutan. Salamat sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. From Pandi, Bulacan. Salamat, Tingnan mo naman, no? Yung instrumento ng Diyos ng kanyang pag-ibig ay natatranslate o nalilipat sa ibang tao para mas abutin pa si Vanjie. No? At maganda kay Vanjie, nakita niya yon na yon ang pag-ibig sa kanya ng Diyos. Ito, sabi ni Nenet Aragosa, "Good day po mga fathers. Ang kwento po ng pag-ibig ng Diyos sa akin ay hindi niya pinapapabayaan ang aking pamilya at dahil dito na ipapamalas mo rin ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong kahit sa munting paraan, lalo na sa panahon ngayon. Thank you po mga fathers. God bless you all and keep safe always." Ito naman si Mercedes San Gabriel. Sabi niya, "Mahal ako ng Sacred Heart of Jesus kasi nahulog ako sa hagdan ng mini stop sa Caloocan, December 22, 2018. Mataas pero kitang-kita ng mga kasamahan ko sa barangay. Lumulutang daw ako. Parang may bumubuhat sa akin. Nakasalamin ako pero di ito nabasag. At ilong ko sa malapit sa noo. Nagdugo. Miracle po. Mahal ako ng Panginoong Jesus. I thank you in Jesus' name." Ayan, okay. Medyo, iba yun, no? Kakaiba yun. Kakaiba naman. May paglutang na nagaganap. May paglutang pala yung kay Mercedes. Pero yun ang kanyang karanasan. No? Sino ba tayo para ano? Para ano ba tawag doon? Religious experience. Yes, religious experience. From Del Tumbaga, "Hello po mga fathers. Si Delina po ito from California. Ang pagmamahal po ng Diyos sa pamilya ko ay totoong pinapahalagan ko. Dahil binigyan po kami ng pagkakataon na magkaroon ulit ng sariling bahay. Sa ngayon, 3 taon na po kami dito sa bahay at may natutulungan kaming mga homeless at natutulungan din po kami. Ramdam ko po talaga ang pagmamahal at pag-aalaga ng Ama Panginoong Hesus sa aking pamilya, kaya surrender po ako at ang maiaalay ko lang ay ang aking puso at buong pagkatao ko. Maraming salamat po mga Father. God bless everyone." So siguro yung sa kwento ni Del, no, sana wag natin kalilimutan na sa lahat ng mga naabot natin sa buhay, hindi lang tayo yan. No, ang Diyos binigay sa atin yan at hinihingi din sa atin at iniimbitahan din tayo na yung mga taong napagdaanan nila, yung pinagdaanan natin noon, sana matulungan din natin sila. Yes, yung mga success stories na ito ay tulong sa atin ng Diyos. No? Hindi naman naging successful ang mga bagay na ito, hindi natin nakamit anumang paghihirap natin, anumang personal na pagsusumikap natin, hindi ito mangyayari kung hindi pa rin ibibigay at kagustuhan ng Diyos. Kaya nakakatuwa yung mga talagang nagtagumpay sa buhay eh, no? At inaalay nila yung tagumpay nila dahil sa Diyos, dahil sinamahan nila ng pananampalataya yung kanilang pagsusumikap at yung kanilang mga pagtsatsaga sa buhay. Saka yung ano naman din, yung pag-ibig naman, yung kwento ng pag-ibig naman ay parang kulang kapag walang saya o kulang kapag wala rin namang problema na pinagdaanan. So mas nagiging buo, mas nagiging kumpleto yung kwento ng tagumpay o pagbagsak, problema at solusyon din. So ganun po yung ano natin, yung kwento. Parang ano pa eh, pag sinabi natin na puro na lang problema, oops, hindi pa tapos. Yan. O kasi naman, di ba, kahit naman anong talagang kwento, yun yung sa fairy tale eh. Yun, gawa-gawang kwento lang, merong problema. Laging may conflict, laging mayroong struggle, no? Bago maabot yung ending. So, wag dapat nating tinitignan na hindi maganda yung buhay, lalo na pag may pinagdadaanan, yung isang relasyon, yung isang kwento ng pag-ibig, na nauuwi lang dahil puro sakit o puro hinanakit. Pero parte yan eh. No? Yan yung magpapatibay sa'yo at yan yung magpaparana sa'yo ng tunay na kasiyahan. Kaya mo mararamdaman ang saya ay dahil naramdaman mo ang lungkot. At sabi nga nila, di ba, sa mga ganung mga suliranin, pati dun sa mga masasayang nangyayari, lumalabas yung ating tunay na sarili. Lumalabas yung pinakamaganda o minsan yung pinakamasama, no? The best and the worst of us. Pero
sa mga pagkakataon ding yun, mas nakikilala natin at mas nagiging malinaw sa atin kung ano yung para sa atin na inihanda ng Diyos. Yan. Okay. Si Zinia Desagon. No, sabi niya, "Hello po, fathers. Ang kwento ko po ng pag-ibig ng Diyos sa akin ay ang pinakamagandang pag-ibig na nangyari sa buhay ko. At iyon ay ang pagkalooban niya ako ng anak. Maski na medyo may edad na ako ng magkaanak. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Maraming pong salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa buo kong pamilya. Mahal na mahal ko din po kayo. Watching from Los Angeles, California." Yan. Okay. Ito din, sabi ni Nenita Ortega. "Good day po mga fathers. Nagpapasalamat po ako sa pag-ibig ng Diyos dahil ninais niya akong makarating sa ibang bansa at makapamuhay ng matiwasay. At nang magkasakit ako ay binigyan pa niya ako ng panibagong buhay. Keep safe po and God bless. Watching from Virginia, USA." Yan. Ito naman from Maria Lynn Atienza Hernandez ng Laguna. "Good afternoon, fathers. Ang love na ibinigay ng Diyos ay yung nagbubuntis ako at hiniling ko na sana ay maging maganda at maputi ang magiging anak ko. At iyon ay binigay ng ating poong Jesus Nazareno. Amen." Ayan. Okay. Iba rin yun, no? Wala akong masabi sa maputi. May problema ba kayo sa... Paano pag hindi maputi? Well, pero at least, no, yun niya yung love story. Kasi, well, yung hiniling niya ibinigay. Pero, love story rin ba kapag halimbawa, yan, hindi successful yung prayer request mo? Yung pagtatampo sa Diyos. Di ba love story din naman yun? Love story din. Oo naman. Di ba love story din yun? Yung nagtampo ka sa Diyos, hindi naman lagi ang love story natin sa Diyos masaya. Totoo. Mas marami ang malungkot. Totoo. Mas marami ang mahirap. Mas marami yung pagsubok. Kaya maganda ikwento rin ito, no, yung minsang nagalit ka sa Diyos, yung minsan nagtampo ka sa Diyos, mm-hmm. Gano'n naman talaga eh. Kahit naman yung love story mo, dito sa mundo, may tampo, may pagbabati, may inis, pero may reconciliation lagi. No? Pero magandang kwento rin yung laging kapupulutan ng aral, yung mga negative din. Yes. Mm-hmm. Masarap kasi yun nga, sabi ni Father Earl kanina, dun ka masusubok bilang isang tao, dun lalabas yung katangian mo at dun mo makikilala ang iyong sarili ng lubos. At saka maganda nga yun eh, yung nagagalit ka sa Diyos, nagtatampo ka. Ibig sabihin, sa buhay mo, ang pananaw mo, may kinalaman pa rin ng Diyos. No? At alam mo na kung ano mang ibibigay niya, hindi man niya naibigay, no? Nagiging matapat pa rin siya dun sa pangako, maaaring hindi ngayon, maaaring hindi sa pagkakataong ito, pero umaasa ka pa rin na kahit papano, naririyan siya, napakikinggan ka niya. Kayo ba, nagtampo na ba sa Diyos? Oo, meron na. Marami na rin. Pero siyempre, babalik ka pa rin. Kasi alam mong, naghihintay pa rin yan eh. Paano kayo magtampo? Yan, para makaka-relate naman yung ibang tao. Paano kayo magtampo sa Diyos? Siguro yung ano din, katulad din kasi pag nagtatampo ako, yung nananahimik lang. Siyempre yung... tatama rin kang magdasal. Dasal. Hindi mo siya, hindi ka nagdadasal, hindi mo kinakausap. Tahimik lang, parang, okay. Parang gano'n. Yung kasi yung mood ko eh, yung mood na, sumabaga silent ano, silent attack. Silent treatment. Silent treatment. Ikaw, Father Earl, ako naman, mas vocal ako, no? Kapag nagdarasal ako, sasabihin ko talaga, ako na, inis ako kasi hindi nangyari tong ganito. Dahil hindi mo binigay, dahil may mga panahon na bad timing yung mga bagay-bagay, so wala ako sa mood. No? So Lord, ikaw na bahala, wala na akong magagawa dyan. Parang may passive-aggressive din na, bahala ka dyan, di ba? Pero alam mo, kahit sabihin o kahit na hindi umimik, alam ng Diyos yan. No? Ano man yung paraan ng yung pagtatampo, minsan naman, meron naman nagsisimba, pero alam niya may tampo siya. Diba? Yung hindi nahahalata sa panlabas o hindi nagsasalita. Pero alam ng Diyos, ramdam ng Diyos na ikaw ay nagtatampo. Pero sa lahat ng tampong ito, sa huli pa rin naman, diba? No? Diyos pa rin minsan ang nanunuyo. No? Talagang tayo rin yung matitinag o maaantig na magbalik loob sa Diyos. Kaya okay lang yun. No? Minsan
Minsan, yung sinasabi kasi na magagalit ang Diyos pag nagalit ka. Ay, marami yan. Okay lang yan. Hindi ko kasi yun. Tinuturo yan ng, ayaw ni Papa Jesus. Ba, ganun pa yung iba, di ba? Eh, sa mga bata, okay lang yan. Pero yung sa mga malalaki na po, no? Yung sinasabi natin, okay lang yun kung gusto mong sumigaw, gusto mong magalit. Okay lang yun. Kasi nga, sa taong nagmamahal, tatanggapin ka niya sa yes. Kung ano yung ikaw. Pwedeng magtanong, pwedeng magduda, pwede mong isabihin yung takot mo, pwede mong sabihin yung mga alinlangan mo, pwede. Kasi ganun ang isang relasyon, ganun ang pakikipagrelasyon, yung bukas ka at yung kaya mong ipakita yung tunay mong pagkatao. Basta't huwag kang aalis. Yan, huwag kang aalis. Okay. From Josephine Bauzon, mapagpalang araw po, Father Earl, Father Danichi, and Father Douglas. Ang kwento ng pag-ibig sa Diyos sa aking buhay ay ang matibay at matatag na pagsasama sa loob ng 30 taon, no, of marriage. Today is a great day. No, tignan nyo ba naman yung kwento ng katapatan? Minsan may mga pagkakataon, wala namang masayang-masaya. No, hindi rin naman malungkot, no? May mga pagkakataon, sabi nga ng mga kabataan, 'di ba? Steady lang. Steady lang. No, pero kung bagamat steady lang, alam natin naririyan ng Diyos, binabantayan kung ano man ang meron tayo, kung ano mang mga pinapahalagahan natin. Ito, sabi ni Aida Agustin Abrego, God's love manifested in my life when he brought me out of a sinful relationship and made me whole again. To God be the glory. Yan, di ba? Kwento ng pagsagip ng Diyos sa kanya. Pero mo yun, nasa... Hinango ka sa isang relasyong... Hindi makakabuti sa'yo. Bawal. Bawal o masamang relasyon. Di ba? Mm-hmm. Alam mo, marami yan yung ayaw pang bumitaw. Alam naman nila, no? Pero yung parang feeling kasi nila, hindi nila kaya. Hindi totoo yan. Naandyan yung pagmamahal ng Diyos. Siya yung magpupuno. Minsan kasi pakiramdam natin, no, nasa tao lang talaga natin mahanap yung pag-ibig. Mm-hmm. Pero hindi po, no? Kung ibubukas mo lang yung pag-ibig mo na yan sa Diyos, eh kahit tao, baka hindi mo na makitang ibigin dahil kumpleto ka na sa Diyos. Correct. Yes. Try mo lang, baka malike mo. try mo lang. Try mo lang na ano, na mas mahalin ang Diyos. At yung sarili. Oo. Pero hindi ibig sabihin nito, ha, pagmamadre o pagiging pare, hindi, ha. Hindi lahat lagi ganun, no. Ibig ko lang sabihin, no, abay, kung nasa bawal na pag-ibig ka o masamang pag-ibig at ayaw mong bitawan o hindi mo mabitawan dahil pakiramdam mo wala na magmamahal sa'yo, meron. Andiyan ang Poong Jesus Nazareno. Ito naman, si Maria Lourdes Espiritu. Isang mapagpalang hapon po sa inyo, Father Daniel, Father Earl, and Father Douglas. Ako po si Maria Lourdes ng Mekawayan, Bulacan. Ako po ay ipinanganak na bulag ang isang mata. At sa murang edad ay naranasan ko pong mawalan ng ina. Ngunit nangyari man ito sa akin, alam ko po na sa sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Nawala man ang mama ko, nandiyan naman ang lolo at lola ko, na siya kong naging magulang ang nag-aruga at nagpalaki sa akin. At sa awa ng Diyos, malakas pa sila. At higit sa lahat po ay nakakakita pa din ako ang nag-iisa kong mata. Sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa ngayon, wala pa po akong trabaho. Pero alam ko po na di niya ako pinababayaan. Hindi niya pinababayaan kami ng pamilya ko. Alam ko din po na may plan si God sa akin. Kung ano man po ang calling mo po sa akin, nawa po ay gabayan mo po ako na makamit ko ito. Marami man po akong pagkukulang sa iyo, ngunit alam ko po na nariyan ka para sa akin. In God's perfect time, lahat ng wish natin, makakamit natin, basta dapat ay maging deserving tayo at pahalagahan natin ang biyayang ipinagkakaloob sa atin. Kapit lang mga kapatid kay Kristo. In Jesus' name, Amen. Medyo napahaba ng kwento. Oo, pero parang personal na niya rin kasi kinakausap yung Diyos doon sa kanyang sharing. No? Ito, sabi ni Angela Saronggilio Mejares, Good PM po, mga
Tatay namin sa pananampalataya. Father Badon, Father Danichi, Father Valdez. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, malaking pagbabago sa aking buhay at nararamdaman ko na hindi niya kami pinababayaan. Lalo na po kay ako'y balo. Wala akong inihiling na hindi tinugon. Salamat po, Ama. Yan. Speaking naman no, sa wala akong hiniling na hindi tinugon. So, pag dumating ba sa punto na hindi hiniling, may magbabago ba sa pagmamahal mo sa Diyos? Yan. Kasi, siyempre sa atin, malinaw sa atin na kahit kailan, hindi nagbabago ang Diyos. Pero yung sa part natin, sa bilang mga tao, parang andali natin sabihin, mahal ko ang Diyos. No? At, ay, mahal na mahal ako ng Diyos kasi ang daming blessing, ang daming ganito. Eh, pag yung mga problema na dumating, no, may biglang susulpon, sinasabi natin, pinababayaan naman tayo ng Diyos. Alam mo ako, ang take ko dyan, hindi man binigay yung aking hiniling, tinugon pa rin ako ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yon para sa akin. Hindi makakabuti para sa akin. Kaya natutuwa pa rin ako. No, yung minsan humihiling ako, no, material man, humihiling ako ng kagalingan o whatever, no? Whatever ibigay. Kapag hindi ko nakuha, nakuha ko pa rin yung sagot ng Diyos. Nakuha ko pa rin yung answered yung answer sa prayer ko. Kaya lang naman natin sinasabing answered prayer. Yung iba kasi gusto lagi positive, no? Affirmative yung sagot ng Diyos. Pero kung hindi to affirmative, kung hindi sinasang-ayunan ng Diyos, sagot ng Diyos yun. At magandang tanggapin natin yun dahil alam natin na yun ang tugon ng Diyos, yun ang makakabuti. O minsan din, ang Diyos sumasagot pero nasa ibang bagay. Ang hinahanap natin yung laging wala na gustong-gusto natin. Eh paano kung yung kailangan natin, binigay na ng Diyos sa ibang bagay, no? Tulad ng mga naghahanap ng pag-ibig, no? Hindi makahanap ng pag-ibig, pero may mga komunidad siya, may mga kaibigan, may mga nagmamahal na kamag-anak na sinusuportahan siya, no? Pero hindi nakikita 'yon. No? So siguro kailangan din ng pananaw na iba, no? Palitan natin. Yes, para yung mga nagdadasal na magkaanak, 'di ba? Eh baka andiyan mayroong mga bahay ampunan. May mga bata na mas nangangailangan ng atensyon, baka pwede mo ring tignan yon. Yung pagmamahal na gusto mo para sa magiging anak mo, ay meron din. May other option, no? Yung sinasabi ni Father Earl, yung depende sa kung paano mo titignan o yung pananaw mo sa buhay. No? Kaya magandang tignan mo muna yung paligid. Ano ba yung mga pwedeng bagay na makakasagot sa aking panalangin na pwedeng sagot din ng Diyos sa atin. So parang, hindi laging tama yung kasabihan na kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin yan. Hindi ganyan. No? So hindi napaka-brat nyo, no, para sa ganun. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin yan. Pero ang sagot naman dyan, mahal kita kaya hindi ko binigay sa iyo yan. Yan. Yeah. Parang ganun, no? So, yung mas, mas lawakan yung pag-iisip. At yung pagtanggap. Mm-hmm. No? Kasi kung sinasabi mong mayroon kang relasyon sa Diyos, aba, mauunawaan mo siya. Iintindihin mo siya. Tatanggapin mo yung kanyang mga sagot. Hindi lang yung ikaw ang papaboran, hindi lang yung ikaw ang pagbibigyan. Siyempre, babalansin mo rin, tatanggapin mo yung kanyang mga sagot at ibinibigay sa'yo. Okay, ito naman kay Ikia Loris. Magandang hapon po, Father Earl, Father Douglas, and Father Danichi. For me, it was when my parents separated. When I was little, it made me mad and even compared myself, thinking that, bakit mga kaklasiko kumpleto ang pamilya? Naiiyak lang talaga ako that I even drove my madness, no, yung anger siguro ito, to other people because of that. But because of my lola and my tita and tito, they were the ones who showed me that despite my sad experience, God still and had showed me His ever-ending love that brings us happiness, and there are things that aren't meant for us but will still make us happy. Thanks po, mga Father, from Naga City. God bless po. So, yun nga, tulad nung sinabi natin kanina. Yung ganyan, no? Yung kwento ni Ikya, no? Gusto ba ng Diyos yun? Gusto ba ng Diyos na maghiwalay yung kanyang mga magulang? Eh, siyempre, ayaw, no? Lalo na kung ang pinag-uusapan dito, kasal sila, yes, mag-asawa sila, yes, ang plano ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao.
kasalanan niya ng tao. Oh, oh. Yan yung kahinaan ng tao. Pero kahit sa kasalanan, kasiraan, nire-repair ng Diyos. Yes. Pero mo yun, hindi naman Diyos ang sumira eh. Tao ang sumira, pero siya yung magre-repair. Anong ginawa niya? O, andyan ang tita, andyan ang lola, ang lolo, na magiging magulang para sa iyo. Diba? Tingnan mo yung pagkilos pa rin ng Diyos. Minsan kasi kasalanan talaga ng tao, kaya nasisira yung plano ng Diyos. Pero kahit nasira, kahit na tingin natin ay puro pagsubok at sakit, ay ire-repair yan ng Diyos. Siya yung gagawa ng paraan para maging maayos pa rin ang ating kalagayan. Bago yung next natin message, kung naririnig tayo sa labas, 3 o'clock po yung next mass. So yung mga gustong pumasok para magdasal, maglaan ng konting minuto sa loob ng simbahan, pwede po kayong pumasok kasi parang nakikita ko walang pumapasok eh. Hindi ko alam kung ayaw nila dahil gusto nila yung misa ng 3. O inihintay nila yung 3 p.m. mass. Pero sa mga staff, no, pwede kayong magpapasok na mga tao na gusto magdasal sa loob ng simbahan. Yan. Pero 5 minutes lang and then palit na po para hindi tayo mapuno. Pero yung mga gusto maghintay, 3 o'clock pa yung next mass natin. Okay. Okay, ito naman sharing ni Katrina Dese mula sa ating YouTube account. Sabi niya, ang pag-ibig ng Panginoon na pinagpapasalamat ko kahit na maaga ako nagkapamilya ay ginabayan niya kami. Ngayon, 18 years na kami sa hirap at ginhawa, nagpapasalamat pa din ako kasi blessed ako sa lahat ng anak ko. Wow. Oh, thank you, Katrina. Sabi ni Wengay Koha, hello po mga fathers. Marami na po akong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa aking buhay simula pa lang pagkabata hanggang sa ako'y nabiyayaan na ni God ng 5 malulusog na mga anak. Pero ang pinakamalaking pag-ibig po ng Diyos sa aming pamilya ay ang iadya niya po kami sa lahat ng masama, lalo na po sa salot na COVID-19 at pagkalooban niya kami ng kaligtasan. Kahit saan man kami magpunta, ganun pa rin na rin sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Dapat nating ipagpasalamat sa araw-araw, kaya kailangan lagi lang pong tayong connected sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pero doon po naman sa mga na-COVID, huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng Diyos. At huwag niyong isipin parusa ng Diyos yung kaya kayo nag-COVID. Kasi minsan na nasasabi natin, di ba, na bakit kami, bakit ako? Yan, so, iba yon kasi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, personal. Hindi pantay-pantay. No? Meron kang sarili. No? Meron kang sarili, kaya huwag mong tingnan yung iba. Baka nga tingin, baka nga mas maramdaman mo na mas higit yung sayo. No? Pero nasa sa Diyos na yon, no? Sino tayo para mag-question kung ano yung kanyang pagmamahal? Pero sigurado ako, ang pagmamahal ng Diyos, personal. Sayo lang yan. Iba yung sa akin, iba yung sa kanya. Kaya wag natin kukumpara. Yan. Okay. Ayan, from ito, sa Facebook. From Fatima Garcia. Good day po mga Reverend Fathers Douglas, Danichi at Earl. Ako po si Fatima Garcia, taga-Kainta. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa akin o sa aming pamilya ay noong kami ay nagsama-sama na buong pamilya. 15 years po kaming nagkahiwalay ng pamilya ko. Dahil OFW po ako sa Taiwan. Semiconductor po ako, nagtrabaho, at pag-uwi ko ay inipon ko muli ang pamilya ko. Marami na akong kwento ng pag-ibig ng Diyos, lalo na ngayong pandemic. Walang oras o araw na hindi ako nakakalimot magsimba. Kahit po sa live stream, magdasal, sumubaybay sa programa. Sa akin po parang ang gaan ang pakiramdam. Kapag inuuna mo ang Panginoon, palaging protektado ang pakiramdam ko at yun na lang po ang pinangahawakan ko. Para maabot ko ang mga mahal ko sa buhay, ang ipagdasal sila sa araw-araw at palaging may biyayang dumarating sa amin, maliit man o malaki. Palagi akong nagpapasalamat sa Panginoon. Marami pa po kong kwento, hindi na po mabilang. Hanggang ngayon po, salamat sa Diyos. Aleluya. Amen. Yan, ito naman si Gerald Rosella. Good day po mga fathers. Ang kwentong pag-ibig ng Diyos po para sa akin ay napakahalaga, makulay, at hindi ko po kailanman ipagpapalit sa anumang bagay dito po sa mundo.
Isa-shortcut ko na, ang daming paksakalya ni Gerald eh. Pero ito sabi niya, bilang isang tagapaglingkod at tagapagsunod sa ating mahal na Panginoong Diyos, lalo po akong napapalapit sa Kanya. Tinawag niya ako bilang isang mabuting katekista. Ibibigay ko po ang oras ko po sa Kanya at susuklian ko po ang pag-ibig na pinapadama niya sa akin sa pamamagitan ng pagtuturo ng kabutihang ara, mabubuting aral, salita at utos na Kanya pong itinuturo sa atin. Patuloy ko po siyang papupurihan at sasambahin araw-araw. Yan, si Gerald ng Quezon City. Ito, sabi ni Net Kui. Good afternoon po mga fathers. From Binyan City, Laguna po ako. Ang kwentong pag-ibig ng Diyos sa aking buhay ay nang hindi niya ako pinabayaan sa aking breast cancer. Pinagaling po niya ako. I am now a cancer survivor. Yan. Ayan yung mga tinatawag nga natin sa pag-ibig through thick and thin. Yan. Tama, tama. Okay. Okay. Sino pa ba? Ano ba? Si Car Isip. Car Isip. Good evening po, mga fathers. God hear my prayers because of my husband sick last May 22. I am so stressed. Every day I cry to Him that please Lord heal my husband in COVID. Thanks God that my husband now is under recovered. Thank you so much. Ito naman si Jovel Mendoza Ignacio. Hello po mga pads. Ang pagmamahal ng Panginoon sa aking buhay ay walang hanggan. Tinuturoan niya ako na maging matatag sa kabila ng aking mga kahinaan at sa lahat ng pagsubok na aking pagdadaanan. Hinihilom niya ang puso ko na para bang andyan lang siya sa tabi ko. Uy, totoo yun, no? Di ba ganun yung pag-ibig? Ang totoong pag-ibig o totoong nagmamahal ay yung tuturuan ka ng mabubuting bagay. Yung ayan, you will become a better person. Diba? Oh. Iwala namang pag-ibig o walang pagmamahal kapag dinadala ka sa kasamaan. Hindi pagmamahal yon. Kasi walang tao na tunay na nagmamahal na nanaisin o hihilingin na ikaw ay mapasama o maging masama. No? Ang pag-ibig dapat laging nasa kabutihan at gagawin kang mabuti. Yan. Parang, ang ano din naman ha, pag sinabi yan, hindi madaling mahalin ng Diyos. Kasi talagang dadaan ka sa yung isang matinding pagsubok. Kasi yung pagmamahal naman ng Diyos, yun yung nagpo-purify sa'yo para mas mailabas yung totoong ikaw. Kasi alam ng Diyos yung potential mo eh. Alam ng Diyos yung galing mo. At yung pagmamahal ng Diyos na ito, yung magbubukas niyan sa iyong pagkatao. Ang babanatin ka nang hindi ka mababali. Oo. At kahit ano naman tingin kong pag-ibig, no, hindi naman talaga madaling magmahal. Kasi iba yun eh, no? Labas yun sa sarili mo, no? At lagi't-lagi, mayroong igtingan, mayroong tagisan, mayroong struggle, eh, yun yung mga mahirap doon, no? Wala namang pag-ibig na laging masaya. Kaya, sa mga pag-ibig o umiibig dyan, kung ikaw ay nahihirapan, pag-ibig pa din yan. Lalo pat pag kinakaya mo, mas lalong matatawag mong tunay na pag-ibig dahil sa kabila ng lahat, binibigay mo pa rin ang iyong sarili at ikaw pa rin ay nagmamahal ng totoo. Yeah. At syempre, hindi tayo pwede magtapos ang hindi natin naririnig yung ating pong, Butihing rektor. Yan. Yan syempre, kung narinig ka veterano, pa. Ay, lalo diba? Na ito. Veterano dahil sa kanyang pagmamahal. Syempre, humingi tayo ng kwento ng kanyang pag-ibig bilang isang pare, bilang isang anak, at bilang isang Kristiyano. Mons, ano pong ang kwento ng pag-ibig ng Diyos? Ang hirap naman ng tanong mo. Magandang hapon sa inyong lahat, Father Douglas, Father Danichin, Father Earl. Wala akong ikikwento kasi nagdasal lang ako para sa inyo, para ang pag-ibig. Nag-homily na ako kanina, okay na yon, di ba? Inintay namin yun. Yung puso so, eh. So, yun. Ah, yun. Hindi ko napag-isipan. Sobrang dami kasi, wala akong napili. So, another time na lang. Ha? So, sige po. Bati na lang, bati. Sa lahat ang bumili ng libro. Oh, yun nga pala. Meron sunod bago. Papasalamat ako sa kilik ng aking libro. So, yung kay St. Joseph may updated version. Ang idadagdag natin, yung introduction ni Cardinal Jose
Jose at Bincula. Tapos yung pitong bagong lo ni San Jose. Tapos meron bagong libro. Siete palabras. Yung the seven last words of the Nazarene. Seven last words of the Nazarene. Abangan. So, ibig sabihin, Mos, teka muna, teka muna. Halika muna sabihin, na lang, teka lang. Yung first book, invalid ibig na. Ibig sabihin, yung librong nabili nila nung una, luma na, kasi may parating ng bago. Oh, yun. Eh, mabilis talaga. May once updated. Kasi dapat, si Pope Francis nung May 1, nagdagdag. Kaya mabilis tayo. So, ganun lang. Kailangan updated tayo lagi. Diba? So, sa lahat ng bumili, kailangan bumili ulit. Bumili ulit. Ayan. Yun. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you, Mons. Salamat, Mons. Sold out ang kanyang libro. Diba? Salamat, Mons. Ah. Ayan, para sa mga nag-aabang pa at yung mga nakabili na ng libro, abangan nyo yung susunod na ilalabas ni Monsi ng mga libro. Yan. Reminder ulit, ha? This, malapit po sa Disciples of Mary Chapel sa South Magnolia Avenue, Anaheim, California. Yan, meron po kayong chance malapitan, makapagdasal sa imahe ng Poong Nazareno bago po ito dalhin sa Las Vegas. Okay, so basahin na natin ang mabuting balita sa araw na ito. Ay, wag po muna kayong aalis, no? Kasi pagkatapos nito, saan natin sila dadalhin? Father Danichi, Father Douglas? Saan tayo pupunta ngayon? Saan tayo pupunta? Sa Tondo ba tayo ngayon? Sa Tondo? Saan tayo ngayon? Guadalupe. Ah, sa Guadalupe. Mauna-una yung Guadalupe. Guadalupe. Okay, okay. No? So, pagkatapos po nito ay yung ating paglilibot sa 12 Jubilee Churches sa Archdiocese of Manila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Okay, so sana po kahit ano man mangyari, ano man na maranasan natin, mas piliin pa rin natin ang magmahal. Yan, dahil ang pag-ibig ng Diyos, laging tapat. Okay, so muli, isang magandang araw sa inyo ng kwentuhan. Kumustahan. At magtatanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. Siya si Father Earl. At siya po si Father Douglas. Samahan niyo po kami muli dito po sa Quiapo.